Adventure. It also offers a variety of local food and delicacies, and one of them is the tableya. And on this vlog, we are going to show you the process of how tableya is made. So, come join us! Okay, so with us right now is my mother-in-law, Mama Judith, and she will be teaching us the steps on how to make the tableya. Hi! The only ingredient in making tableya is cacao seeds or yung tinatawag nila na Creole broma. And then kanina, bumili kami ng cacao fruit. Saka dinadry namin yun, pinapatuyo. And we see to it na talagang tuyo siya. Para yung result niya, yung resulta niya, talagang ano, yung suabe. After this one, natuyo na. So, we proceed to yung sasangagin na siya. Saka yung proseso ng pagsangag natin, titingnan natin na hindi siya ma... ano lang, yung katamtaman lang. Yung pag ganyan mo, pag ano mo sa siya, ma, talagang madali na siyang mabalatan. Yun na yun. Huwag mo hintayin na ano siya, ma... tawag ito, yung ma, talag, masusunog siya, ma-overcook. Hindi. Kasi maiba yung lasa ng ano ma, ano yun, maiba ng lasa ng tableya. After sangag, then we proceed to yung papagrind natin siya. So to have it melted. Ano yung melted na cacao beans. Ilagay sa akin, ilagay ko yung sa ref para madali siyang mag parang dry ba siya uli. Ano lang, konti lang ng pagka-dry na enough na mamumold siya. So, imumold natin siya, ilagay natin sa banana leaves. You have to use the fresh banana leaves because yung fresh, tutuyo din yun. Pag ano? Ah. Oh. And then, so yun na yun. Ano natin, imumold natin. Tapos pag imumold na natin, ilagay natin sa banana leaves. Yun na yun. Yung ano. Tapos, patitigasin natin siya para yun na siya ilagay sa ano. Gusto mong paglagyan mo, ilagay mo sa dried banana leaves naman na yun for market or ano gusto ilagay yung ano mo yung ginamak mo na cacao beans into tableya. Ayun, punta na kayo doon sa ano sa cooking area at sasangag natin ko. This is the girl, the tableya expert. Init. Oh, yun, buto na siya. Tamang-tama na maano mo yung aroma. Yung
aroma niya. Masmell mo yung aroma ng isang tableya or chocolate. Kung babalatan mo siya, gaganunin mo pa. Ang mahirap kasi mainit pa siya. Tsaka ang tagal matapos pag ginanun mo siya. So, ginawa namin. Ito, ginanun namin siya. Ayan. Nalo siyang magbalat. Easy way of peeling its shell. Ito lang talagang maiwan ba? Ito lang nabalatan na siya. Wala na yung balat niya. So, ready na siya. Ito yung ano niya. Ready na siya for grinding. Tapos na yung paano niya. Pag tawag ito, giling or grind. Ito yung kinalalabasan niya. Yan na yan. So, bangon yan. Ang bango talaga. Ito pero ano kasi malambot pa so hindi ko mag-mold so papitigasin ko yung konti. Ang ginawa ko dito lalagay ko lang sandali sa sa ref. Kasi ba in 5 minutes ano na siya parang hindi na siya malambot masyado. Malambot pa rin pero hindi talaga yung managganyan. So, yun na. Lagay ko sa ref. Afterwards, ito ko na to. Inumold na natin ito. A few moments later. So, ito na yun. Hindi na siya ng nag-melt masyado. Pero ano pa rin siya? Malambot pa rin siya. Oh, yan. Tsaka ito. Inumin natin siya. Yan. Ito yung pinaka-last step ng tableya making. Ayan siya. Ayan. Perfect! Now ready to serve. Thank you.
Hi guys, hope you enjoy the video. Hi sa mga kasama ko sa barko noon. And si Ason, si Anting Nilda, pag-pray na mo. Love you all. Please like and subscribe. Mwah, mwah, mwah.